Good morning mga kahina, kumusta? So, andito na naman tayo sa ating panibagong vlog. So, ang last na pinag-uusapan natin ay tungkol sa GMAW, so Gas Metal Arc Welding. So, ngayon, pag-uusapan natin ay tungkol naman sa FCAW, FCAW, o Flux Cord Arc Welding. Click up natin, ano ba ang disadvantage, advantage, at bakit natin kailangan gumamit ng flux cord arc welding. SMAW, tapos FCAW, flux cord arc welding. Bakit ko sinabing babalik tayo sa SMAW? Bakit kasi mga kahinang, yung principle nung IPCAW at saka SMAW, halos magkaisa. Ang process niya ay halos magkahawig dahil gumagamit din siya ng flux. Alam ko nakaramihan ay alam na nito, pero siyempre kailangan nating ipaliwanag ng maayos. So, ang SMAW, ito yung bakal sa gitna. Yung kanyang flux nasa labas. Ito yung flux niya. Pag winilding po natin yan, mga kahinang, pag nasusunog na po yan, yung flux na yan, yan po yung gagawa ng shield. Yan po ay magiging gas. So, yan po yung magkukover doon sa hinang mo. Kung wala pong flux yan, at nabasag po yung flux mo, papasukay ng hangin, no? Yung welding mo. So, para mapapansin mo, magiging orange yung welding mo. So, magkaroon ng contamination dun sa welding mo. Ngayon, pag pumunta tayo dito sa flux cord, ang flux, semi-automatic. Kasi yung SMAW ay manual. Pagka natapos po natin yung electrode o yung welding rod na sinasabi, papalitin po natin, no? Kakabit natin. Unlike sa flux cord, tuloy-tuloy ka mag-welding kung gaano kahaba, kung anong capacity ng iyong makina, kung ilang duty cycle. So, tandaan po natin, ha, ang flux cord ay direct current electrode positive. Yan po ang kaibahan, mga kahinang. Yung shielded metal arc welding ay manual. Pagpunta natin dito sa flux cord ay semi-automatic. Ano ba ang pagbasa dito sa FCAW o flux cord arc welding? Ito po mga kahinang, nagre-represent po yung E na electrode. E70, T, C, or G, okay? E70, 1, T, C. Okay, ano ibig sabihin mga kahinang? E is electrode. Electrode po yan. Ang 7 po mga kahinang ay represent po yan ng PSI, yung strength niya. So yan po ay 70,000 PSI. Pagka 0 po yan mga kahinang, yan po ay capable lang po mag-welding ng flat at horizontal. Di pa tayo, yan po ay tubular. Tubular po yan. Ang ibig sabihin po mga kahinang, pag tubular, yung ating pong wire, ang gitna po niya, nandyan po yung sa loob. Kaya nga siya T. Kaya po siya ng T. Unlike po dito sa SMAW, ang wire po nasa loob, yung flux po nasa labas. Sa flux cord naman, nasa loob siya, mga kahinang. Ito yung flux niya. Ito mga kahinang. Meron tayong tinatawag na dual sheet, meron tayong tinatawag na self-shielded. So, pag nakakita po kayo ng T, tubular, pag nakakita po kayo ng C, ibig sabihin po niyan, kahit 1 yan, 1C, ang ibig sabihin po niyan mga kahinang, yan po ay gagamit ka po ng shielding gas. So, pag sinabi natin C, ibig sabihin po ay 100% CO2 yung gagamitin mong gas. Pag nakita mo po yan, kung ano lang number yan, halimbawa 7 or 8 or 9, at may mayroong G, o halimbawa G nakalagay, ibig sabihin po yan mga kahinang shielding gas, no? May shielding gas siya na gagamitin. Pag ibig sabihin nakalagay ng direktang C, ibig sabihin yan po ay CO2, no? CO2 only pagka C ang nakalagay. Meron pong nire-require din na gas, lalo pagka yung mga sensitibo na pagwe-welding na IPCAW, mayroon pong mix 75% na argon at 25% na CO2. Pag nakakita po kayo dito ng S, ibig sabihin po sulo lang po yan, no? Wala na po tayong gagamitin na shielding gas. Yan po ay diretso na. Self-shielded kung tawagin. Meron po tayong dual. So yung sabihin yung magamit po ng gas. Ngayon mga kahinang, dito tayo sa isa. Katulad nito, 70, ara 7, 70 yan. Ito, 0, capable ng flat at horizontal. Ngayon, pagka ito ay 1, mga kahinang, ibig sabihin, katulad din po yan sa SMAW, na pagka 1 ang nakalagay, capable siya ng all kind of position. Lahat ng position pwedeng i-welding niya. Papa horizontal, flat, horizontal, vertical, at overhead. So yan po yan, ano, mga kahinang, pagka 1 ang nakalagay rito. Anong advantage sa
ang flux core ay mabilis, no? Mabilis nating ihihinang. Ngunit komplikado. Bakit komplikado? Marami tayong isi-setting. Gas, alu-con dual sheet, gas, mga roller niya, siset up po yung wire. So, ganun ka komplikado. Isa lang yun sa mga halimbawa na komplikado. Pero ang advantage niya, mass production, mabilis mga kahinang, no? Mabilis siya. Dahil nga semi-automatic na, mabilis. Ang isa pang disadvantage ay mausok. So, mahirap siya sa gamitin sa mga confined space. So, kailangan mga open. Ngayon, mga kahinang, pagka-open po ang welding nyo, sigurado mahangin. So, ang kailangan ka ginagamit dyan, yung self-shielded na electrode, na wire. So, dapat may S, no? Pag combination po siya, mga kahinang, pag may gas po siya ginagamit, kailangan indoor para hindi may hangin-hangin dyan sa paligid. Yun po ang problema. Yun po yun ang simpleng paliwanag dun sa ating IPCAW. Papakita ko sa inyo, katulad ng dati, ito po yung FCAW, no? Yan, ito po yung machine niya. Yan po ay multi-process. Magamit po siya ng CO2 100%. Meron po tayong heater para sa CO2. Ito po yung wire niya. So, kung titingnan natin, katulad ng sabi, kung MIG welding machine, nasasalangan mo ng IPCAW, ay magkakaroon ka po ng problema, no? Depende na lang po siya kung siya po ay multi-process welding machine, katulad nito. Bakit niya sasabi ko na komplikado? Hindi po siya suitable para dun. Unlike nito, mga kahinang, papakita ko sa inyo. So, ayan po siya. Itong makina na to, capable po siya ng multi-process. Kahit aluminum nga po, pwede siya. Meron siyang IPCAW, no? Meron siyang GMAW. Meron siyang adjustment. Kung nakikita nyo dyan, meron siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, pag aluminum yung ginamit natin, andito lang tayo sa 1. Ibig sabihin yan, higpit. Yan po mga kahinang ay higpit po yan. Katanggalin natin. Tensioner yan, ano, mga kahinang. So, ito po yun, ano, mga kahinang. So, nandito yung mga adjustment niya. Sa makina po, nandyan po yung mga kung anong sizes ng electrode, drive rule. Ayan po, wire size, drive rule, ito po yung tension dito, ito po yung contact tip, ito po yung sa wire. Ayan po, no, mga kahinang, simple. Pero siyempre mga kahinang, sa SMAW ay madali, no, manual, madali siyang operate. So, hindi masyadong komplikado. Unlike dito sa IPCAW, ay komplikado siya. Andito po yung operation niya, mga kahinang. So, meron tayong GTAW, o gas tungsten arc welding, meron tayong SMAW, meron tayong MIG welding o GMAW, meron tayong IPCAW. So, ganun lang kadali ang operation niya, mga kahinang, no? So, hanggang dito na lang, mga kahinang, hanggang sa susunod.